PhD. PhD. Parang celebrity ah. Mga, ibabay ko sa kamay ninyo. Hawakan, eh no, ganda ninyo po. Hawakan nyo. Tingnan nyo kung anong pinagkaiba mamaya ah. Okay, so nakita nyo yung texture niya ngayon. Mamaya, after 3 minutes, malalaman nyo kung may pinagbago yung lipstick niya. Tama yun. Okay, pamamura. Okay, so, kasi yung ano, sticker, hindi mo naman, sorry. Hindi mo naman kailangan ikabit. Kailangan mo lang ikabit siya doon. So, after 3 minutes, malalaman nyo kung may pinagbago to. Ang mag-uusga, hindi po ako kasi hindi naman ako familiar sa lipstick ni Mama. Hindi ako gumagamit lipstick. Siya. Okay? So, siya mag-uusga kung may pinagbago. Ngayon, paano gagana yung sticker dun sa lipstick? Ulitin ko lang, makakadetect yan ng green. Mainay ba ako? Yes. Yes, pwede kong bulungan yan. Okay? Makakadetect siya ng heat wave. May ilaw kasi rito. Okay? Heat wave yan. Lahat ng klase ng heat wave, magre-react siya. Ngayon, ang gagawin niya sa molecules ng lipstick, ulitin ko lang, hindi niya dadagdagan or babawasan, ia-align niya, dahan-dahan, habang nakaka-detect siya ng heat wave. So, pag in-align niya yan, ang tendency, ganito po yan. Ma-align. Pag na-align yan, mamaya, malalaman niyo kung may pinagbago. Malimit ang na experience ko rito. Lahat ng dinimuhan ko kasi, sabi kasi nila, pag mumurahin daw ang lipstick, pag pinahin mo sa labi, ay bubuo. Tama. Tama? Bakit? Bubuo yung lipstick. Mumurahin yung lipstick. Tama? Pero pag mamahalin, optimist kasi yan, dumaan niya sa maraming machine. Ganito klase yung molecules niya. Kaya pag pinahin mo sa labi, medyo smooth tsaka mas maganda yung pagkakalamin. Tama ba man? Kaya lang, ang maganda sa sticker, dahil nilagay mo siya ng sticker, pag in-optimize niya yung molecules, pag ginamit mo mamaya, makikita mo kung anong pagbabago. Okay, i-aari niya yung molecules niya. Pag napansin mo mas maganda, edi alam mo na. Okay po? May nangyari. So mamaya, titignan natin yan. Ganyan yung ginagawa yan. Okay, ang maganda naman dyan, hindi lang sa cosmetics. Actually, ang cosmetics na sakop niya, lipstick, powder, lotion, pwede mo gamitin. Okay? Ano pa? Basta cosmetics, lahat na may molecules. Pagdating sa beverage naman, tubig, soft drinks, alak, sino nga bigger dito? Marami ba? Yung nandadaya sa inuman. Pag may kainuman, chicks, kagaya naman. Diba? Eh, hindi mo mamagumba. Tama? Hindi mo madaya. O, ganito gawin mo. Right? No. Pagkainom ka ng alak, maglagay ka ng sticker. Sticker dyan sa kamay mo. Patong na yung alak mo. Okay? Ang gagawin niya doon, tatanggalin niya yung parang spirit ng alak. Okay? So, pag ininom mo, lasing na yung kainuman mo, ikaw hindi pa. Ay, grabe! Grabe na! Gusto ko yan, gusto ko yan. Kasi may nag-try niya dito. Ang pangalan si Deo. Birthday ko nun. Hindi pala birthday. Kanini ko kami mag-birthday. Nag-inuman kami. Sa lubong. Sa lubong ng birthday ko. Ayun, uminom siya dami, sabay-sabay kami. Mahina rin yung uminom kasi ako dalawang bote lang, lasing na. Ayun, dami-dami na inom. Siya hindi pa lasing, nakauwi pa. Pagdating sa bahay, nag-text pa sa akin, Sir, ang galing ng sticker, bakit hindi ako nalasing? Sabi gano'n. Ayun, makalasing na. Nag-text pa sa akin. So, ayos ah. So, yun, isang patunay yun. Kung gusto nyo malaman, sabi ko nga, taray mo lang. Kali na po. Yes. So, doon malalaman mo. Ngayon, anong advantage, bakit ko gagamitin sa tubig? Kasi po, ang tubig, simple lang. Sa mga taong nagtitipid, in the long run, mas makakatipid ka pag ginamit mo. O itatry mo, ha? Kasi ang tubig po, ang cluster ng molecules niyan, gulo-gulo din. Pag hindi alkaline, ha? Okay, ngayon ang tendency, kapag ka, ang tubig, normal lang, pag ininom mo, misa uhaw ka, nakatatong baso ka na, hindi pa nawawala yung thirst mo. Tama? Yung uhaw mo. Ngayon, pagka inilagay mo yung tubig doon sa ibabaw ng sticker, pagka naalay niya yung molecules niyan, inumin mo, mas mabilis mong ma-absorb yung tubig. Kaya yung thirst mo, mas mabilis mong wala. Ibig sabihin, kahit mga isang baso ng tubig pala, nakawala na yung ko. Malinaw po. Kasi mas mabilis ma-absorb yung tubig. Okay? Try nyo, hindi ko pa natatry yun. Okay? Kasi hindi naman ako malimit mauhog. Okay? So, ang maganda dyan, in the long run, masasabi mo na makakatipid ka. Bakit? Kasi isipin mo, malaking bagay. Tama? Kasi isang baso na lang iniinom mo, dati ito pa. Okay, ang maganda naman dyan, hindi lang doon. Ano pa yung isa? Pagdating sa tinatawag na technology pollution, ito yung gustong gusto namin.
Actually, kahit hindi mo na hangarin yung kuryente, ito na lang. Kasi nowadays, ang tao nagkakasakit. Tama po ba? Mabilis pa lang magkasakit, tama? Bakit? Prone na tayo sa mga pollution, tama? Ang pinanggagalingan daw ng sakit, apat na pillars lang naman yan. Una, yung kinakain at iniinom natin. Tama? Pangalawa po, yung tinatawag na hangin sa paligid. Tama po ba? Pangatlo, yung tinatawag na stress, yung ayaw mong malimit ginagawa. Tama? Ayaw mong malimit ginagawa kasi may bibig na kamite. Di ba? Sino lang yung stress dito? Wala. Di ba yung mga taong hindi mahilig kumite? Yan, kaya mabilis silang tumanda. Yan. Di ba? Eh kayo, lahat kayo mukha kayong bata tsaka teenager. Parang ako lang. Yeah! Dahil hindi pa sa sticker. Yun, okay. Yeah! So, dito, yun yung tatlong pillars. Yung pang-apat po, ito yun. Technology pollution. Technology pollution or radiation, malimit po pinanggagalingan yun ng sakit. Malimit yung number one cancer. Okay? Sa presentation ko po sa computer, maraming dyan mga sakit na pwede mong maiwasan because of the set, ano, yung sticker pag ginamit mo. So, analyze natin mamaya or next time. Pero dito yung basic muna tayo. Yung technology pollution, yan ang pollution na hindi mo maiwasan. Bakit? Kasi hindi po yan nakikita eh. Yan ang pollution, hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan, hindi mo naamoy. Pero lagi mong kasama. Kasi kung kayo may cellphone, lagi niyong kasama. Tama? Tama. Diba? Tama ko na. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi ka makakaiwas diyan kapatid. As tao, ayaw mong mawala ng cellphone. Tama? Kasi pag nawala ka cellphone, parang hindi ka tao. Tama? So, as tao, kailangan mo ng protection or shield. Marami kang makikita na pwedeng gamitin dyan sa labas na pwedeng maiwasan yung radiation na yun or malesin. Kaya lang, maraming tao ayaw uminom ng kung ano-ano kasi malimit, ini-inmate. Tama? Because that parang mga food supplements. Tama po ba? Yes! Kaya lang, tanungan po tayo dito sa harapan ko, sinong mahilig uminom ng food supplement sa kamay? Wala naman. Diba? Kahit misal yung natrabaho mo. Diba? Mahal kasi mahal. Oo, tama. Una, mahal. Diba? Okay. Ngayon, ayaw mo rin minsan. Pangalawa, ayaw mo rin minsan uminom. Bakit po? Kasi pag ininom mo yan, marami kang i-consider dyan. Tama? Kasi baka mamaya may sakit ka sa ganito. Pag ininom ko ba yan, safe yan. Tama ba? Okay? So marami kang katanungan. Baka mamaya bago inumin. Kasi iniinom nga eh. Ang pinakamasarap dyan, pag tinatawag na, pag pumasok yung word na safety, masik po ang sticker. Bakit? Iniinom ba yung sticker? Yeah. Hindi. Yung sticker po, ikakabit mo lang yan sa cellphone mo. May protection ka na, kapatid. Okay ba yun? Yes! Diba? Ang maganda dyan, yung cellphone mo, sir, na nasa bulsa lagi, na may limit na grilling, pwedeng maluto ka lahat eh. Pag nilagyan mo ng sticker, pwedeng hindi na maluto. Okay ba yun? So, yan yung technology pollution na gustong-gusto namin i-promote. Kasi meron po kaming gadget dito sa susunod na video natin, presentation. Papakita namin sa inyo kung gaano ka-powerful yung sticker. Meron kayong gadget, paparingin natin cellphone, tapos tatapat mo yun, mabibilang niya kung gaano kalakas yung radiation na yung lalabas. Okay? Tapos, lalagyan natin yung sticker, magsisiro talaga yun. Sa susunod ah. Okay? Yes. Okay. So, dito muna tayo. Yan yung pangatlo. Pang-apat naman ito na yon. Kasama dyan, may effect siya sa kuryente. Pag-usapan natin yung electricity. At maraming tao itong gusto. Bakit? Kasi simple lang. Pag sinabi ko sa mga kaibigan ko, partner, meron tayong negosyo. Food supplement. May mga gumagamit ba? Ayaw nilang magtaas eh. Tama. Sino gumagamit dito? Walang magtataas. Sino gusto magbenta food supplement? Taas ang kamay. Wala. Kumiti lang eh. Okay. Pero sino ang gusto sa loob ng bahay na to na bumaba ang kuryente every month? Ako! Oh! Diba? Lahat kayo gusto. Tama? So, ibig sabihin, malaki ang market mo, kapatid. Tama? Okay. So, yan ang gusto namin. Ngayon, dito sa kuryente, ma, paano gumagana yan? Ganito po yan, ha? Okay. Kung mapansin mo, 3 minuto na ba yung lipstick? Yes. Pag-5 minutes. Ito na una yan, eh. Pag gagawin mo, 5 minutes. Ganito yan. So, bago ko i-present yung sa product ng electricity, ito na si Mama. Mama, asinin niya Mama. Asan na? Kayo ang mag-usga. Ano po nangyari?
nangyari man, may pinagbago ba? Nangyari man. Amazing! Amazing! Okay. Hindi, malinig mo na sinasabi talaga ng mga ano. Mas lumalabas yung voice at saka parang mas smoother siya. Okay? Yung iba naman, kasi pagka medyo mamahalin pa ito eh, yung mumurahin talaga yung lipstick, mas matagal daw mumura. Kasi malimit pag mumurahin, pinapakit ko. Pag ano nila, isa pala, mura na. Pero paglagay yung lipstick, okay, hindi na namumura. Kaya pag mamahalin minsan, yung nilagyan ko ng sticker, pag ano nila, hindi na daw talaga namumura. Joke lang. Okay. Joke lang. Mas matagal mabura. Okay. Okay. So, yun. Kakaganyan dugo na. So, dito yun. Ngayon guys, pag-usapan natin kung paano gumagana sa kuryente or paano isolation pagdating naman sa pagpababa ng kuryente. Okay. Ngayon, ang kayang ibaba ng sticker natin is 10 to 40% ng consumption sa electric bill. 10 to 40. Tinuturo ko kung ilang peraso gagamitin para hindi sumobra. Ano man tayo, mamagkano electric bill mo every month? 15,000? Isang buwan? Limit, 15. Masyon niya ka ba? 15. 15,000. Okay. Ma'am, payag ka ba? Bawasan ko ng 10% yan. 1.5 yun. Malaki bagay, tama? Okay, pag umabot ng 40%, magkano yan? 6,000. Malaki bagay, ma'am. Okay, may pandit ka na sa akin. Amazing! Patatini! Last one! Okay. Okay. So, 6,000. Isipin mo na lang ganito. Yung isang sticker 400, ma, 15,000 ang electric bill ko, mag ilang piraso naman ang gagamitin ko. Kaya advice ko po sa inyo, nagbawagin lang kayo ng mga 8 hanggang 10 piraso. Ibig sabihin, magkano 10 piraso ng 400? Kaya multiply mo sa 4,000. 4,000. Nagastos ka ng 4,000 na sticker. Pagdating ng 3 to 6 months from now, ang binabayaran mo sa bill, nabawasan na sa bill na lang natin ng 40%, okay lang sa inyo. Yes. Malaking bagay? Yes. Kasi kung tignan nyo po ha, nung naintindihan ko, ang negosyo pala, ang savings pala is equivalent sa income niya. Tama ba? Kasi kung umibilangin natin to, kasi ma'am, tanongin kita, lifeline ko ba magkukuryente? Siyempre, pwede nga wala ka na eh. Okay? Kasi magkukuryente pa rin sila. Okay. Nababawas niya, alibawa man. Sa loob ng isang taon, magkano na save niya, ma'am? 12 months. Magkano na yan? 12,000 plus 17. 18,000. Tama. Ma'am, after 1 year, yung in-invest mo sa sticker mo na 4,000, tumubo ng 18,000, pwede na? Yes. Tama. Tama. 10% pa lang yun, ha? Kasi malaki electric bill niya. Sabi nga, malaking bagay. Bakit? Kasi kung lifetime ko kasi cellphone, eh yung sticker, sabi ni maestro, pwede gamitin lifetime. Pero as negosyante, tinuturo lang namin 3 years. Diba? Sabi na lang natin, kasi depende yan sa gamit eh. Kasi yung sticker, papel yan, pwede masira rin yan. Tama? So, ang maganda dyan, sabi niya, sabihin mo na lang sa mga business partner mo 3 years. 18,000 na save mo after, na-save mo after 1 year. I-multiply ko sa 3, magkano ba? 3 years eh. Sige. Ma'am, pwede na. Pwede na. Kumita ka 54,000, may ginawa ka, ma'am? Wala. Bumili ka lang ng sticker, kinamit mo lang. Tama po. Yan ang masarap na negosyo. Tama? Bakit hindi niyo pumaisip? In the long run, maintindihan mo yun. Tama ba? Bakit? Yung maliit na savings mo, maraming bagay yan. Kasi kung tatanungin kita, 4,000 pesos, ilagay mo sa banko. Tutubo ba yan after 3 years ng 54,000? Yeah. Tama? Dito, hindi lang kuryente mo, natipid mo, na-harmonize mo ba yung bahay mo, nabawasan yung vacation. Tama po? Yes. Ang masarap dyan, pag kinamit mo yung sa appliance, sumahaba pang buhay. Magkano? Okay?
Siyempre yan. Ngayon, Mac, paano gumagana yan sa kuryente? As I said kanina, molecules papakailaman natin, hindi po kuryente. Malinaw po? Pero pagdating sa electricity, ang pinapakailaman niya yung molecules ng copper. Tama? Ang copper, yan ay conductor ng kuryente. Tama po ba? Yes. Okay. Ang best conductor ng kuryente, nung nalaman ko, pagdating sa solid, kasi pagdating sa best conductor, liquid talaga, tubig. Kaya lang pag solid, gold yung una. Pangalawa, silver. Kaya lang walang gumagamit niyan sa bahay. Kasi tanongin kita, ma'am, gumagamit ka ba ng gold wire sa bahay niyo? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi kung may gold wire sa inyo, ma'am, saan ang bahay? Oo, diba? Ganun agad ang tanong. So, walang gumagamit. Bakit itong magandang gold wire? Kasi po, optimize ang kanyang molecules. Malambot at madulas yun. Kung gagamitin sa kuryente. Kaya lang dahil mahal, alternative, tawag dito, copper. Malinaw po. Ang maganda dyan, yung copper, mataas ang resistance niyan. Bakit? Kasi ang molecules niyan, hindi masyado optimized. Kaya pag dumaan ng kuryente dyan, from the source, papunta sa tinatawag na load ng bahay ng, or bahay mo, papunta sa load, sa appliances. Ganito po ang fluctuation ng kuryente. Ganito dumadaloy. Ang kuryente ay dumadali yan sa tinatawag na conductor, tinutulak ng kapwa kuryente yan. Kaya lang, dahil mataas ang resistance ng copper wire, ganito yung itsura ng wave ng kuryente. Kung mapansin nyo, lumampas po ba sa copper wire? Yes. Yes. Yung lumampas po sa copper wire na to, yun yung kuryente na binabayaran mo every month pero hindi mo ginagamit. Ang tawag po dyan, system loss. Malinaw? Yes. Nakikita ba yan? Oo naman. Nasa electric bill niya. Nababasa po yan doon. Tama? So, yan ang nagpapataas ng kuryente natin. Ang maganda dyan, paano bababa yan sa pamamagitan ng sticker? Simple lang. Pag nilagay mo yung sticker dun sa copper wire, ang i-optimize niya, uulitin ko lang ha, ano po? Yung molecules ng copper. Hindi po yung kuryente. Okay? Ang gagawin niya, hindi niya palalakihin yung molecules, hindi niya papalitin, hindi niya dadagdagan, hindi niya paramihin. I-optimize niya. So, every time na madetect niya yung heat wave, ang kuryente po heat wave yan eh. Na dumadalo dito sa copper wire, dahan-dahan, yung molecules pala, i-align niya. Malinaw po? Yes. Kasi po, kaya ho kanina, nung hindi pa optimize yan, nung wala pang sticker yan, yung kuryente, gantong fluctuation, kasi po, gulo-gulo yung molecules nung copper wire. Parang ganito yan, sa example. Kunwari ka sa ano, maraming luba, dadaan ka. Tendency, ang gagawin mo, hahanap ka ng magandang daan. Tama? Yes. So, bago ka makapunta sa pupuntahan mo, nakakasaya ka ng gasolina at saka oras. Tama po? Tama. Okay. Ngayon, pagdating sa kuryente, ganito yung ginagawa niya. Tinanggal niya yung luba. Bakit? Dahan-dahan, inalign niya yung copper, yung molecules ng copper wire. Malinaw? Ganun po siya. Hindi siya kagaya yung binibili sa mall na biglang na bumabag sa kang kuryente. Okay? Mama-explain ko yan ha. So, ibig sabihin pala yan, ma, pag nilagay dyan yung sticker, hindi biglang 40% agad ang magbaba ng kuryente ko. Yes. Depende po yan sa paggamit nyo ng kuryente. Kasi every time na nakakadetect siya ng heat wave, tsaka lang siya na re-react. Malinaw po. Ngayon, hindi kagaya yan ng lipstick na 3 minuto lang nagkaroon ng pagbabago. Di ba, ma? Kasi po, ang molecules ng copper, matigas. Tama po. Okay? Actually, meron tinuro sa akin si Maestro. Kung gusto mong malaman kung totoo to, kuha ka ng copper wire, dalawa, tutuloy mo sa gitna. 12 hours, magdamag. Balutan mo yung isa ng sticker, yung isa huwag kong balutan. Pagdating sa umaga, tingnan mo kung sino mas mabilis mabalik or maligo. Pag mas mabilis yung may sticker, ibig sabihin na-optimize niya yung molecules. Okay? Okay, so pwede nyo experiment sa bahay yan, ha? Okay? Assignment yan. Okay, so ganun siya. Malinaw po. Okay. Ngayon, balik tayo dito. Ibig sabihin pala yan, ma, pagka yung lubang nawala, dahil inalay mo na yung kalsada, ang tendency, yung fluctuation, pag dumaan yung kuryente dyan, dahil wala nang lubang, ganito po ang nangyari. Lumiliit na. Until such time, habang ginagamit mo, dito lang dumadaan. Malinaw po. Yes. So, ano yung lesson mo? Yung system loss. Yan ang mawala. Malinaw po. Okay. So, pagdating sa kuryente, ganyan po explanation. Ngayon, sabi ng kaibigan ko, Ma, bakit may nabibili sa
mold, yung sinasaksak sa saksakan. Pag dinin mo nila, mas mas mabilis daw bumaba ang kuryente. Power saver. Ang tawag doon, power saver. Tama. Yeah. May nabibili doon eh. Kaya lang mas mahal sa sticker mo, bakit 2-8 po yung pinakamagandang klase. Tama. Tama po ba? Pero baka mas mahal doon eh. Magkano yung nabili niyo? 10,000 yung mga. Palakpakan niyo siya. Malaman! Sige na, jacket! Artista na yan! Bakit daw ito, masasabi mong alternatibo, eh mas mahal. So syempre, mas mura sabi, mas maganda. Tama, unang-una yung reason. Pangalawa, bakit naman pag sinaksak yan, nung mga nagde-demo, biglang bumababa talaga yung kuryente. May nag-explain ko sa akin ito. Nakilala ko from Napolcom, nagbebenta siya ng kuryente. Parang ano, sumusubasta siya ng kuryente yung trabaho niya. Okay? So, ang explanation niya, kaya yan mabilis makapagpababa ng kuryente sa demo. Kasi po, ang ginagawa niya sa tinatawag na boltahe ng kuryente kumapasok sa bahay, bigla niyang sinasakal. Parang ganito ah. Ito lang, parang sa nagigyan niya. Yung 220 volts na kuryente ng bahay niyo, parang ginagawa niyang 180 pag sinasakal niyo ito. Malinaw po. So, ibig sabihin, anong tendency? Kapag nilagay mo ng appliances, ito 20 yung sinaksak mo, pwedeng masira appliances. Tama. Plus, kung saan mo sinaksak yan, doon ka lang makakatipid. Malinaw po. Unlike ng sticker. Kasi ang best na lagay ng sticker namin, ito-drawing ko na. Kasi pagka ginamit mo yung sticker, lagay mo sa circuit breaker, lahat ng ilaw mo dadaanan niya. Okay, hindi ka gaya nito. Okay? Ang maganda dyan, mahal. Ayan. Hindi ka gaya nyo sa amin. Nakakatipid ka na. Yeah. Insipi, nakakatipid ka na. Oo, gula sa protein. Sige. Malinaw mo dito? Yes! Okay. Ngayon, sabi naman ng kaibigan mo, Mac, isang point ito ah. Mac, meron akong nakilala. Nagbabalot siya ng pabalat ng kape, nakapagpababa daw ng kuryente. Hindi ko nasasabi ko nung company, ng Sir Wellness. Ay, sorry. Okay, nakapagpababa daw ng kuryente. Babalot mo lang dito. Ang sagot po dyan, kung totoo o hindi, totoo po yun. Kaya lang, pag binalot mo dito yung pabalat ng kape, bababa yung kuryente mo. Bakit po? Kasi po, liliit lang yung fluctuation ng kuryente. Kaya lang, habang ginagamit mo yan, lalaki uli yan, babalik yan sa dati. Bakit? Kasi po, syempre, nasusunog niya rin yung foil ng kape. Tama? Pangalawa, tumatagal lang yung foil mo ng pinakamatagal na 30 days. So, ibig sabihin, magbabalot ka ng napakahabang wire, tapos talaga yung pabalat ng kape, after 30 days, tatanggalin mo ulit, pabibisa mo ulit. Tanong, gusto niyo ba yun? Yes! Pangalawa po dyan, syempre, pabalat ng kape yan, may tendency ba tayong dagayin? Pwede bang dagayin? Yes! So, naman, ang malupit dyan, pagkatapos dagayin, pupuntahan na yan ang ipis. Tama? Pangatlo, pag pinuntahan ng ipis, pupuntahan naman niya ng langga. Tama? So, ang tendency, nasira ba yung wire? Yes. Tama? So, simple lang. Pagka pinag-usapan natin, magandang negosyo, pwede ko bang i-alok yung pabalat ng, or balat ng kape sa mga restaurant? Yes. Hindi. Tama? May restaurant kasi, alok. Di ba? Maglalagay ka? Hindi. So, hindi siya maganda pang negosyo. Tama? Unlike ng sticker namin. Di ba napakaliit na nun? Saan ilalagay? Dito po niya nililalagay. Sabi ng kaibigan ko, bro, baka naman illegal yung negosyo natin. Pagpababa ng kuryente, baka huliin ako meralto. Okay, ito na ako paano ilalagay. Hindi po tayo illegal. Bakit? Hindi po natin kakalkalin si metro. Tama? Hindi mo ilalagay sa metro mo. Hindi mo ilalagay sa Y, palabas ng metro mo. Ang tawag doon, jumper. Di ba? Okay? Pamilya kayo sa metro. Yes. Nakakita na ng metro. Yes. Okay. So yung metro, malimit po, nung unang panahon, pinatitirhan daw yan sa langgam. Tama. Pinubuhusan ng asukal, pinatitirhan sa langgam, minsan nilalagyan ng asin, tama? Minsan nilalagyan ng batin sa iba ko. Bakit? Kasi yung metro noon, yun yung umiikot pa. Tama? Bakit daw parang bumagal ang ikot? Tama? Yun, illegal yun.
Kaya nung nauso yung mga ganung pagkakataon, binago ng Meralco yung mga metro, digital na. Hindi mo na pwedeng dayain. Tama? Ang malupit dyan, yung ibang metro, nasa ibabaw pa ng bubong nila. Tama? Nasa labas na ng highway, nandun pa sa itaas. So hindi mo talaga pwedeng lagyan ng asin. Okay. So, yan yung doon. Ngayon, Ma, paano mo nasabing legal tayo? Kasi hindi mo naman kakalkalin mo. Saan mo ilalagay yan? Sa circuit breaker. Alam niyo ba yung circuit breaker? Yes. Yan. Yung unang panahon circuit breaker, yan yung parang may dalawang shotgun dito. Sa gitna, pala na shotgun. Tama? Pero bago circuit breaker po natin, yan yung pag binuksan mo, ang dami niyang breaker sa loob. Tama po? So, saan mo ilalagay yan dyan, Ma? Simple lang. Hanapin mo yung line 1 at saka line 2. Pwedeng line out at saka line in. Pwedeng papunta sa labas, pwedeng papunta sa loob. Malinaw po? Ang hanapin mo yung line 1 at line 2. Parang positive-negative wire. Babalutan mo ng sticker yun. Okay? Paano ibalot yung sticker? Tanggalin nyo po yung babalat sa likod, tapos inikit mo na. Huwag nyo mahahawakan yung live wire. Okay po? Pag hinawakan ng live wire, goodbye Philippines. Okay po. So, doon mo ilalagay. Ibabalot mo lang yan. Ngayon, Mac, paano malaman kung ilang ibabalot ko sa wire ko? Pag 60 amperes ang inyong tinatawag na circuit breaker, maglagay ka ng at least dalawa. Pag 200 amperes naman ang inyong circuit breaker, maglagay ka ng at least apat. Okay? So, dalawa lang pala. Bakit dito naman best ilagay? Kasi kung pag dyan dumaan ang kuryente, lahat ng appliances mo sa bahay kadaanan. Tama? Kahit kung ilaw, electric pan, charger, tama po. Lahat yan nadaanan. Okay? Malinaw po ba? Malinaw. Ang maganda naman dyan, mga kapatid, okay, pagkatapos nyan, maglagay ka rin sa appliances mo. Pagaya ng tinanong po si ma'am, 15,000 ang electric bill, ilan ang ilalagay niyo ma'am? At least, 8 hanggang 10. Okay. Saan ko ilalagay yung 8 na natitira? Sir. Okay. Dadala ako. Okay. Saan ko ilalagay yung 8? Lalagay niyo yan, backup yan sa mga appliances. Lagay mo sa manalakas. Rep, TV, aircon, ano pa? Yung mga basta appliances na ginagamit, ha? Lancia, okay? Charger, huwag mo nang lagyan. 3 volts lang naman. Nagkaya naman ako sa charger. Okay. Yung malalakas na. Okay? Backup yan. So, pagkatapos mo lagyan, obserbahan mo after 1 month. So, ang effect niyan, minsan, 1 to 2 months bago mo makikita yung malaking pagbabas. Okay? Pero, sisimulan mo yan sa 10%. Malinaw po? Yes. Yeah. So, pagdating sa kuryente, ganyan siya. Ngayon, Ma, pwede ko bang damihan yung sticker na kinalagay? Opo, pwede. Kaya lang, pag lumaki ng gusto ang savings mo sa electric bill, hindi ko na mapasalanan kung subject ka sa investigation ng Meralco. Malinaw po? Kasi po, pag lumaki yung electric savings mo ng 50 to 99%, yan, subject of our investigation. Pwede kang hulihin. Bakit? Kasi sobra-sobra yung nasave mo. Okay? Legal po sa kanila yung 10 to 40%. Kasi mismo Meralco nagsasabi, mag-save ka ng kuryente. Tama? Huwag lang sa sobra. So, pagka ito sumobra ng gusto at dinamihan mo ng gusto ang gamit ng sticker, kasalanan mo na yun. Wala ko kaming problema. Okay po? Malinaw? Yes. Yes. Pero sabi ng kaibigan ko, pwede namang itanggi yan ah. Oo naman. Sabihin mo lang, nagkurakay ka 2 months. Walang gumamit ko rin. Eh. Tama? Pwede naman, huwag ka lang mag-problem. Okay? Pwede naman pala. So, pag-advise mo lang, huwag mo lang gawin. Kasi lahat ng sobra masama. Ganyan po ang explanation namin basis sa pagdating sa alam sa kuryente kung paano gumagana. So, yung ibang mga science mga inventor, pag kinakausap ko kahit engineer, hindi ko pinapakailaman o ina-expect ko sa electricity. Wala naman siyang pinabago doon eh. Tama. Sa atin, pinapakailaman natin yung molecules ng mga. Kaya mas maganda yung sa atin kasi kahit tanggalin mo na yung molecules, na-optimize na yun. Malinaw po. Until such time, na-reach niya yung peak na kaya niyang i-optimize. Kasi may haba lang din yan kung gano'ng mahaba yung pile ng puti ng isang steerer. Depende rin yan. Marami ka rin i-consider kasi depende rin yan kung luman-luma na yung copper wire. Tama? Marami kang i-consider. Pero, gamitin mo lang.
Sabi nga, hindi mo siya pwedeng sabihin na magandang. Pero in the long run, masasabi mo talaga malaking bagay. Malinaw mo? Yes! Yes. Eh, sabi ko nga, eh, tingnan mo ko. Kung 1.5 na sisave niya, after 3 years, may 54,000. Tama? 4,000 lang ginastos niya, may 50,000 siya. Tama ko ba? Yes. Kasi yung savings, eh, imbis na isave mo na, dahil malaki pay mo, ilalabas mo pa. Tama ko ba? Imbis na may pang-day tayo, oh, di ba? Napasok mo ba yun? Okay. Mga kids, malinaw ba? Yes! Punta tayo sa negosyo. Okay?